Sakit niya, pero sobrang sakit. Hello mga kagingins, magandang araw. So ito yung nakuha natin sa ating panginhas. Panginhas daw. Marami tayong nakuha na mga shell. At sa kasamaang palad ay hindi rin dapat tayo nakaligtas na matinik sa isang makamandag na stonefish. Oh, ang liit niya pero sobrang sakit. Ito ba? Yan ang itsura ng nakatinik sa akin kanina ng mga 2 PM. Baby lang siya. Pero ang kamandag niya ay nako. Parang siniraban, parang sinisilaban ng apoy ang iyong paa. So, for my 4 years, 4 years na ba tayo dito? For my 4 years of living here, tumira dito, ngayon lang ako nakatikim ng kamandag nito, agoy. So, yan o, ang paa ko. So, ano ang gagawin ninyo kapag kayo'y natinik ng stonefish? Una, hugasan na yung paa ninyo ng malamig na tubig. Malamig na tubig. Katapos, ay magadgad kayo ng luyang dilaw. Luyang dilaw. Oh, yan oh. Binalot ko ang paa ko. Magadgad kayo ng luyang dilaw kasi mainit siya. Mainit. Mainit ang pakiramdam, parang inaapuyan ang paa mo, pero ngayon medyo okay na siya. At huwag mong pahanginan ang bahagi na natinik. Kailangan hindi talaga siya mahanginan dito, oh. Ayan oh, ang ilang piraso na hindi na makita, oh, ito oh. Hindi na klaro kasi madilim na. Ayan. Yan yung ano niya, tama. Tapos hindi, huwag pahanginan yung bahagi na natinik. Tapos tapalan nyo na ang ginadgad na luyang dilaw. Kasi mainit para mabawasan yung init. Hmm? Hindi ko talaga akalain na matinik ako. Nako, 4 years na ako dito. Ngayon lang ako nakatikim. Wow, it is a little stonefish. Doon pa talaga sa walang tubig. Hindi ko nga ikinakala na yan pala yun ang nandun sa buhangin lang siya. Sa buhangin. Hindi ko inakala na yan ang laman. So, mayroong natinik dito dati na matanda. Natinik siya. Pero kasi hindi niya nagamot ng maayos. Kaya na ano talaga siya, tagal niyang gumaling. Pero sa akin, natinig ako kanina mga 2 PM, na manage ko naman siya ng maayos. So ngayon, mga 6 o'clock, wala na yung kirot. O, wala na yung kirot. Kaya babahagi ko lang, no? Baka matinig kayo, hindi kayo makaiwas. Baka sakaling maghahanap kayo ng solusyon kung paano masolusyonan yung nararamdaman ninyong sakit, kasi sobrang sakit talaga. Hindi mo may paliwanag ang sakit, parang may apoy sa paa mo, tapos tatakbo na yan dito, tapos mainit. So kailangan tapalan mo ng ganito, pag tapos lagyan ng plastic para hindi matuyo ang luyang dilaw. Tapalan nyo ng plastic yan, ibalutin nyo ng ganyan ang paa nyo para hindi mahanginan. Na, gumagalaw na siya na. Tapos, pag medyo natuyo na, maggadgad na naman kayo uli na medyo mamasa-masa para basa. Maggadgad naman, itapal na naman ninyo doon sa paa nyo. Kasi, ano siya oh, mag-iinit siya at parang inaapuyan ang yung paa. So yun lang guys ang gagawin ninyo kapag natinig kayo ng stonefish. Ayaw na! Baga matunok kung balik. Hugasan nyo ng malamig na tubig ang paa nyo. Kung meron kayong yelo, ganun. Lagyan nyo. Tapos magadgad kayo ng luyang dilaw. Tapal nyo dun sa bahagi na may sugat, kung saan na yung mainit, kung saan umabot na yung medyo mainit.
tapalan nyo, tapos balutin nyo ng plastic na ano, plastic cellophane para hindi mahanginan yung bahagi na natinik. So yun lang guys, mga kagingin, sa ang bahagi ko sa inyo. Thank you for watching this video.